pagbabaliktad na ginawa nila, be that as it may, hindi rin mapasok sa Pilipinas. Bakit? Sa laki ng halaga, walang bangko dito sa atin ang pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. We do not have this AAA na tawag na bangko kung ano man yan sa banking system. Kaya saan nagdiniposito? Sa Singapore. Kasi yon, ang Singapore is the central financial district dito sa Southeast Asia. Meron silang malalaking bangko. Doon muna nilagay. Okay. Pagkatapos ng panahon, unti-unti, inunti-unti, binalik na rin dito sa Pilipinas. Kasi unti-unti. In other words, our banks here can be able to absorb that already. May isang account lang na hindi nila magalaw sapagkat yung foundation na yon na kung saan ang may-ari ng account na yon, wala sa pangalan, wala doon sa judgment ng Switzerland. Kaya hanggang yon question mark pa, paano napunta doon? Kaya ang Singapore, wise din. Hanggat hindi nyo napapakita yung judgment ng Switzerland na sinasabi na yung foundation na yan ay kay Marcos, hindi namin bibitawan to. Pero, napasok magkano? $768 million ang pumasok dito sa atin. Anong nangyari? Pumunta ba yan sa ating agrikultura? Kaya nga kinokonekta ko ito sa agriculture. Hindi po. Anong ginawa? Bumili po ng fertilizer, pero na-discovery, hindi pala fertilizer, tubig pala. Bumili ng insecticide, na-discovery, hindi pala insecticide yan, tubig din. At sino mga nakinabang? Nako, sang katutak, libu-libong pumirma. Pero nung chinek nila yung pumirma, isang tao lang ang pumipirma. Kunyari, pumunta dun sa bukid na yon, sa bukid na ito, diyan lumabas yung pangalan ni, tandaan nga ninyo yung pangalan, nakalimutan na ninyo, yung si Mrs. Napoles. Naalala niyo yun, si Mrs. Napoles at ang kanyang mga galamay. At anong sinabi niya? Aba, ang nagturo sa akin ito ay yung secretary ng budget ni Mrs. Aquino. Si Secretary Abad, ay ni Noy-Noy pala, lahat na yan. So yun, nakita mo na? Saan napunta? Pumunta ba sa agrikultura? Oo daw. Pumunta sa agrikultura sapagkat nagbigay sila ng fertilizer, nagbigay sila ng insecticides. Pero ano lumabas? Kaya hanggang ngayon, nakakulong pa si Mrs. Napoles. Bakit? Ayaw niya magsalita kasi ang dami taong masasaktan. Ang daming taong kasama niya mga galamay. Hindi siya makapagsalita. Pero alam naman natin, ginamit lang siya. Yumaman ang yumaman siya, pero ngayon nakakulong at marami din taong yumaman dyan. Nakakalungkot, hindi po ba? Bakit ko ito nilalabas? Pag-uusapan din natin kasi mahalaga yung agrikultura. Sapagkat yung pera na libu-libong pera na nakuha nila na kanilang sinequester at kanilang binenta, yung kita dyan at yung pera na yan, tanongin na lang ninyo kung pumunta sa ating agrikultura. Si Marcos, ang kanyang administrasyon, 20 years lang. Sa 20 years na yon, ang